So, great day mga Bok. It's me, Bok again. And for today's vlog, ang pag-uusapan natin is about sa mga baguhang nag-YouTuber, nag-vlogger, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo na mayroong bagong regulation si YouTube na napakahigpit po yan. Dalawang klase yan, no? Yung para ma-monetize ka at hindi ka ma-monetize. So, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Just make sure na tapusin mo to ang video na to dahil meron kang matututunan lalo na kung ikaw ay isang nagsisimulang vlogger or planong maging isang vlogger, no? O planong maging isang YouTuber. Yung English na nakasulat doon is tatagalugin natin para mas maunawaan pa ng marami sa atin, no? Just want to share na what is not allowed to YouTube for monetize. So, number one, short videos you compiled from other social media website. Ibig sabihin po niyan, maikling video na iyong pinagsama-sama mula sa ibang website ng social media. So, ibig sabihin, nag-download ka ng ibang video na hindi sa'yo, tapos pinagsama-sama mo siya. So, hindi po yun allowed kay YouTube for monetizing. So, kailangan pag meron kang ganun is burahin mo na habang maaga pa hanggat hindi ka pa to apply, no? So, number two, collection of songs from different artists, even if you have their permission. So, bawal po yun kay YouTube, no? Na kahit pa may permission ka, bawal sa kanya. Hindi ka pa rin ma-monetize pag mayroon kang ganun. Lalo na pag mga short niyan na mga music. So, ibig sabihin nun, sa Tagalog, mga collection ng mga kanta mula sa iba't ibang mga artist kahit na mayroon kang pahintulot. So, kahit na may pahintulot ka, basta nag-collection ka ng mga kanta sa ibang artist, automatic, ngayon kay YouTube yan, is hindi na nila ina-allowed. Kaya kung ang mga video mo is lalagay mo ng mga konting music, pwede ka nilang i-copyright talaga. So, napakahirap kapag may kanta, lalo na kung gusto mo siyang lagyan ng songs. Pag isa kang nag-YouTuber. So, pagkakalam ko, sa Facebook hindi naman ganun. No? Number 3, clips of moments from your favorite show edited together, no, with little or no narrative. So, ibig sabihin yan, sa Tagalog, mga clip ng mga sandaling mula sa iyong paboritong palabas na na-edit kasama ang kaunti o walang salaysay. So, napakalalim na words. Ibig sabihin, mga na-edit na yan ng mga video tapos kinuha mo lang, no. So, talagang hindi allowed siya kay YouTube. So, napakahigpit na ngayon ni YouTube, hindi kagaya na dati. Talagang sobrang higpit na. For content uploaded many times by together creators. So, ibig sabihin, yan, sa Tagalog, nilalaman na na-upload na ng maraming beses ng ibang tagalikha. So, ibig sabihin yan, nilalaman na ng maraming beses ng ibang tagalikha. No? Yung content yan, ibig sabihin parang movie, no? Diba? May creative common naman. So, sa YouTube, mayroong creative common talaga. Ang creative common na yan, tapos i-apply mo din, makaka-download ka ng mga creative common ng video. Pero just make sure, kapag nag-download ka nyan, kapag in-upload mo ulit sa YouTube, hindi na, kailangan na i-edit mo na siya. Hindi mo na siya kailangan iulit din, i-apply din, i-upload ulit. Number 5, promotion of other people content, even if you have permission. So, bawal din po yun kay YouTube. Talagang hindi rin nila ina-allowed ni YouTube. Talagang sobrang bawal din yun. Ibig sabihin yun, pag-promote ng mga ibang tao na nilalaman kahit na ikaw ay may permiso. Pahintulot. Diba? Bawal din yung kay YouTube. So, ngayon, sobrang higpit na ni YouTube, no? Ni, bago ka mabigyan ng ads, talagang napakahigpit na talagang i-verify nila na sobra. Unless na lang kung talagang sarili mong video. Mas maganda kung sarili mong video, wala kang ibang kinakape. Diba? Susunod natin pag-uusapan, mga dapat na gawin mo kay YouTube para ma-monetize ka. So, magandang idea ito, lalo na kapag ikaw ay nagsisimula bilang isang YouTuber or isang vlogger. No? At least, nagkaroon ka ng idea sa video na to. Just make sure na nakapag-subscribe ka na sa YouTube channel ko para in the next video, meron pa kayong matututunan about sa ilalabas kong video. Okay, so, ito, mga dapat kay YouTube para ma-monetize ka. So, napakaganda. Number one is a funny or thankful revision of content you didn't
originally create. So, ibig sabihin yan, isang nakakatawa o na maalalanin na revision ng content na hindi mo original na gawa. So, ibig sabihin, kahit hindi mo siya original na ginawa, basta nakakatawa ang content, baguhin mo lang yung ano, is pwede siya kay YouTube. Not... Number two, clips of the content as part of a critical review. So, medyo malalim din. Ang Tagalog nun, mga clip na ng iba pang nilalaman bilang bahagi ng isang critical na pagsusuri. So, pwede kang kumuha ng mga clip-clip, yung tulad yung kay Babalo na alam ko ng style mo, di ba? Alam ko ng karakas mo. Kilala ko. Oh, galing na, di ba? Mayroon mga ganong clip. So, pwede siya kay YouTube. No? Basta, nandoon ka rin, tapos kiniklip mo siya. Ibig sabihin, nagsasalita ka dito, tapos kiniklip Gago! Okay po yun. Number 3, reaction videos where you comment on the original video. So, allowed kay YouTube yung pagre-reaction mo sa mga video. Halimbawa, may mga nag-viral na video, tapos magre-reaction ka. Panonoodin mo siya, nandiyan ka sa taas, tapos sa baba siya. So, pwede po yung kay YouTube. No? Maganda po yun at allowed po yan kay YouTube. So, number 4, edited footage from other creators where you add any storyline or commentary. Okay, so ibig sabihin nyo, na-edit na footage mula sa iba-iba pang mga creator kung saan ka nagdagdag ng storyline or komentaryo. So, yun ang allowed kay YouTube. So, mas maganda rin magkaroon ka ng idea pag ikaw ay nagsimula isang vlogger, no? Or YouTuber. So, mahirap kapag wala ka ding idea. Katulad ko, nagsimula ako that time na wala ko masyadong idea. So, inaaral naman lahat. At madali lang kapag inaaral mo siya, tiyagaan mo lang. Number 5, replace of a sports tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail. So, ibig sabihin yan, mga replay ng isang sports tournament kung saan ipinapaliwanag mo kung ano ang dapat magtagumpay o mabigo ng isang kakumpintensya. Yun, allowed siya kay YouTube para ma-monetize ka. Okay? And number 6, a scene from a movie where you write in the dialogue and change the voice cover. So, yun nga, sinasabi niya dito, isang eksena mula sa isang pelikula kung saan sinulat mo muli ang dialogo or binago ang boses. So, yun lang yung allowed kay YouTube, no? Kasi nga, napakahigpit na ni YouTube sa totoo lang. Hindi kagaya dati, ang bilis mag-apply, ang bilis makapasok. So, ngayon, inigpitan ni YouTube dahil napansin ni YouTube mula nagkaroon ng pandemic, dumami na yung ano, yung mga naging vlogger, no? So, yung iba na boring sa bahay, naging vlogger kasi nga naka-stay at home lang tayong lahat. And then, isa na din ako doon, no? Na-boring ako. Actually, ang YouTube channel ko, last 2018 pa siya, no? Dapat nag-vlog ako dati sa bus. Pero, nag-start lang ako ulit nung nagkaroon ng pandemic. So, nakatambay sa bahay na bored. Kahit ano lang, ginawa-gawa ako. So, nag-upload ako. So, paunti-unti, nakakapag-adjust ka pa unti-unti at natututo ka, nagkaroon ka ng mga konting kaalaman, nagkakaroon ka rin ng konting idea about sa pagbablog, konting ano, kung paano magawa ng video, at kung paano mag-edit. So, yun yung mga natutunan ko nung nag-vlog ako. So, advantage din yun kahit paano. So, ang mangyayari niyan, i-enjoy na lang natin, no? Ang maganda, hindi mo siya napapansin. So, sa pag-enjoy mo ng pagbablog, hindi mo siya napapansin. So, yun lang mga box. Sana may tutunan kayo sa mga new rules ni YouTube. Napaka-hipit, sobrang hipit. So, try lang kasi nandito na tayo, no? Nakapagsimula na tayo. And medyo madami-dami na rin na subscriber natin. So, wala namang mawala, no? Diba? Kaya, trinay ko na lang ng trinay. So, yun lang. It's me, box. And see you. Have a good day, all.